Ayan, isang mapagpalang araw po mga kasaka. So, andito kami ngayon sa area 2. Naglalagay kami ng in-between na twine. Ito naman ang pinakabit na hindi para sa mga kasaka sa ano, sa mga sanga. Kasi dito mga kasaka tinan. Ito mga kasaka. Ito ay sasanga pa yan dyan. Ayan. Ganyan po ang sitaw. So, instead na dito pa siya gumapang, nilalagyan namin talaga ng ano, dito sa gitna. Para itong sangang to, dito na yung papagapangin. So, hindi sila mag-aagawan sa sunlight. So, ganun din dito sa kabila. Ayan, kaya kung makikita nyo, malimit. Siguro, approximately 5 to 6 inches yung distance ng ating twine, ng ating balag. Malapit na. Nasa 25 days. Ayan, meron nang umaabot sa ito mga kasako. Yung taas ko. Ang bilis lang tumaas mga kasako. Talo na to. Sishete na siya. Ayan. And then, may mga sanga na rin siya yung mga kasako. Dito naman yan. Pero mas maraming sanga, mas maraming bunga. So, hindi sila mag-aagawa ng sunlight. Ayan.
update mga kasaka, talagang ito talaga yung ano, masaya sa farming, yung makikita mo malulusog yung tanim mo. Imagine in 25 days ganito na agad kabilis ang baka nila. So mga one more week may magpapakita na dyan na bulaklak. Tingnan natin kung may susulpot ng bulaklak na, kaya antabay lang pa kayo mga kasaka. Madali talagang magtrabaho o mas masarap magtrabaho mga kasaka kapag makulimlim ang panahon. Walang araw natatakbo ba ng ulap? So sabi ng ano pag-asa, mag-uumpisa daw yung El Nino next month by June. So, maganda talaga may patubig ka kasi kawawa halaman pagka kulang sa tubig, hindi ka makakapag-produce ng maraming bunga. Tsaka yung anamang gawin mo na pagbibigay ng pataba, hindi basta-basta maka-absorb. Okay, anong una, sa pagbibigay natin ng pataba ng halaman, kaya ito na-absorb ng halaman ay gawa ng tubig. Ang tubig pa rin ang nagdadala sa halaman. So kung walang source of ng tubig, hirap tayo magpalaki ng halaman. Nahihirapan. So talaga, pag gusto nyo magtanim, dapat talaga i-sure muna natin kung may pagkukunan tayo ng source ng patubig. Parang hindi tayo ng payong pagod. Ito yung ano, ito yung kalimitan may encounter yung peste ng sitaw. Ayan. Madaling alagaan ng sitaw mga kasaka. Hindi siya ano, yung bantayin sa insekto. Ang problema lang dito, marami kang trabaho. Babalag ka. Ayan, ganito. Lalagay ka ng twine. Yun nga lang, talagang kung maalagaan mo ng ayos at walang bagyo, aabot ito ng mga 6 months na harvesting. So, every other day. So, malaki talaga. Kaya, ayun, antabayan ninyo kung tingnan natin kung gaano katagal ito maharbisan. Lalong-lalo na mga kasaka kapag namumunga na. Kailangan talaga na sitaw ng tubig. Kasi mas maraming nutrients na yung kailangan niyang i-produce. Shoutout nga pala dun sa magtatanong na kasaka natin kung ano daw yung inaabono na namin dito. Actually mga kasaka, ang sitaw naman talaga eh, hindi ito matakos sa abono.
magdidilaan ng abono dito kapag alam natin na ang ina ng laki. Kasi itong sitaw mga kasaka ay nitrogen fixer to mga kasaka. Ibig sabihin, may sarili siyang nagpo-produce ng nitrogen sa ugat niya. So kaya to kahit di mo abunuhan ng urea ng complete, bubulas pa rin to. Ang kailangan niya lang talaga ay laging gantong lupa. Ayan, basa. So pagka gantong ano, dapat lagi siyang moisture. Nakita niyo ang ganda ng bulas. Oh. So hindi mo kailangang abunuhan yan. Basta alaga lang sa dilig. Huwag pawawalaan kasi once yan ay nag-lock of moisture, yung ugat niya kasi meron niyang tinatawag na nitrogen na namumuhay doon, o nitrosomonas bacteria. Doon yun nagko-colonize at yun yung nagiging pagkain niya, sariling pagkain. Kaya yung ugat niya nagpo-produce ng nitrogen. So kaya kita niyo ang sitaw kahit di abunuhan, ang ganda ng bulas. So ayan mga kasaka. So yun kasaka, wala po tayo ditong inabono. So titingnan natin yan kapag may bunga na, kung kailangan natin mag-apply. So under observation pa rin yung mga kasaka. So titingnan natin kung anong pwede natin gawin. Kasi nakadepende yung kung anong pangangailangan sa isang magsasaka. Yung importante dyan yung observation sa ating tanim. Kung dapat alam natin din yun kung kailangan natin mag-apply ng fertilizer or hindi pa. So dito naman nakikita namin sa ganda ng bulas, imagine 25 days ganda na agad, malapit na agad bumunga. So ayan, yung berman, yung nakabalagbag, ginagawa nilang lima. So dito sa amin, dalawa lang, isa sa ilalim, isa sa gitna. Yun naman nasa ibabaw ay wire na to. Ito yung ginagamit sa ano, sa construction, yan, yung mga ganong wire. So may mga sizes yan, depende sa inyo kung anong nakabit niya. So dito naman sa dalawang baba, banana clay na yung pinabit namin. Mas maganda kung gagawin yung lima. If ever na maputol, may mag-hold pa rin. Pero ang sitaw naman, once yan ay nakagapang na, nakasabit na dito, hindi na pwersado tong area to. Kasi yun nandito na magdadala. Bali, hindi sila nagbibigay ng fertilizer. Ang ginagawa nila, kapag namumunga na, sinusupport na lang nila ng foliar. Lalo pag namumunga na, ayun, sinusupport na lang nila ng foliar. Yung may mayaman sa potassium, halimbawa, 30-30, halimbawa, 10-10-30 na foliar. Tulad ng meron dyan yung crop giant, basta yung kanyang content, fertilizer content, yung 10-10-30 na foliar. So 10% ng nitrogen, 10% ng phosphorus at 30% ng potassium. So mas mataas yung potassium pampabunga kasi yun na yung binibigay nila.
Bali, hindi nila pinapadaan sa ugat. Ayan mga kasaka. Kinapos kami ng ano, banana twine. Kasi nung pagbaba ko kanina, pagkatid ng estudyante, doon sa bilihan ng agro-shop na isarado pa. So, hanggang dito lang yun. Bali, 2 tudling lang yung inaabot ng matter namin twine. So, ibili pa tayo. Tapos ang tabay kayo mga kasaka. Kasi doon sa part na yun, tatanda na rin natin yun. Madami ito nga lang. Ilinisin pa namin yun. So, may nakikita kayo mga kasaka, meron pang maliliit. Tulad nun, no? Yan. Yan ay mga hindi sinubulan. So, bali, tawag dito sa amin hunuloy pa na lang. Kaya medyo maliit pa yun. So, ito kasi, ito yung mga unang tanim yun, mga kulit na yun. Nakikita nyo mga kasaka, pag ang sitaw ay maganda, mabulas, ganito. Ang lalayo ng pagitan ng ano, halos 1 dangkal mahigit ang pagitan ng dahon. Ang ganyan. Tapos makikita nyo dito, bawat dahon niya may nakaulpot na ano, na panibagong sanga. Ayan. Ganyan magbibigay ng mas mahabang bunga. Ayan. Yung iba sanga dyan, yung iba naman, magpo-produce na yun ng ano, ng bulaklak. Tawagin dito ay kanyon. Tingnan natin yung mga kaya ilang kilo dito. Siguro itong area yung ito ay natinamnan. Siguro nasa 300 to 500 square meter yung lot area ng natamnan. At tingnan natin kung makakailang kilo to na harvest, every harvest. Okay. Ay mga kasaka, ito muna yung update natin. So, tingnan natin kung magkakabunga na o magkakabulaklak na. Lapit na to. Kaya ayun, ito muna yung ating update. So, kung kayo ay dati rin nagtatanim ng sitaw, ay inyong share naman kayo. Baka may maitutulong kayong any suggestion para mas ma-improve yung aming pagtatanim ng sitaw. And then, para doon sa po sa may katanungan, mag-iwan lang po kayo dyan ng comment sa ibaba. So, yun. Hanggang dito na lang po. Keep safe. God bless po mga kasaka.